Hola kunyaws! Kumusta po? Magandang araw! Ngayon, gagawa tayo ng coconut macaroons. Ito po ay isa sa mga masarap ibang merienda. Lalong-lalo na kapag katapos natin mag-siesta kasama ng isang kape. O, diba? O, sige, samahan nyo kami kung paano ito ginagawa. Madali lang naman po ito. Step by step, makikita nyo. Sige po, let's start! Here we go. Umpisa na natin ang ating macarons. First, meron po tayong butter. Ayan. Pakita natin yung butter natin. Pisa-pisain. Lagay na rin po natin yung sugar. Bago natin lahat. Ayan, baka mamaya makamiss. Bago natin para matunaw. Lagyan na rin po natin ang ating desiccated coconut, ang ating shredded coconut. Ingat ko na. Amoy na. Masarap. Hindi pa naman siya, no? Pero talagang amoy na siya. Sa susunod, tuturuan ko rin po kayo kung mamay gumawa ng ano, coconut cake. Masarap din po yun. Ibe-bake. Pero kasi ngayon, hindi pa tayo makalabas-labas sa ating quarantine. Kaya, luto-luto muna tayo. Pagtsagaan nyo muna ang ating mga video-videos. Luto-luto. So, gawa tayo ng parang butas. Parang open na siya. Lagay po natin ang ating egg. Yung eggs po ang kailangan natin. Ano lang yan? Yung pang dikit-dikit. Para pag dinik siya, magdidikit. Tapos atin po yung condensed milk. Kasi naman po, yung macarons namin, ayaw po namin masyadong matamis na matamis. Ito po, ano lang, tama lang, konting sugar, then konting matamis na syempre yung ano natin, yung ating leche condensada, yung condensed milk natin. Punitayan natin siya ng vanilla essence. Yep. Yes, sa. Haluin natin. Haluin. Make sure to mix the all ingredients. Diba? Saan? At saka, may paper po tayo dito na pang sa pen. Pero masyado po itong malaki. Kung makakita po kayo ng maliit, mas okay po yun. Kasi ito, pag ano, makaroon, parang ano na, muffins. Ngayon po, kutsara. Isang kutsara. Lagay natin dito. O dalawang kutsara kung gusto yung malaki. Basta ano po siya, bite lang yung pwede siya, ipang bite. Pwedeng kagatin. One bite. Ito na po yung pinag-ino natin. Nilagay natin sa mga cups na yan, sa paper cups. Kung gusto nyo po, pwede rin nyo po lagyan ng keso para maghalo ang tamis at ang alat. Masarap din po yun. So, ready na po natin itong ilagay sa ating oven. Ngayon po, na-preheat na natin ang ating orno, ang ating oven sa 120 grados Celsius. Lagay po na natin ang ating macarons. Make sure na antayin po na siya 10 to 12 or 15 minutes. So, ayan na po. Ready ng ating macarons. Ilalabas na po natin siya sa oven. Smells good. Parang ang sarap-sarap niya na. Baby, tipla mo na ako ng kape!